Magandang umaga, kapamilya. 31 araw na lang at halalan na. Kaya naman, simulan nating kilalanin ang mga kandidatong nanunuyo sa ating mga boto. Ano-ano nga ba ang kanilang kalibre para maihalal ngayong Mayo? Kapamilya, sino-sino po ang ating mga panauhin ngayong umaga? Kilalanin sila. Nagtapos ng nautical engineering at nagtrabaho sa Nooy pinakamalaking maritime company sa siyudad. Nanungkulan bilang number one kagawad ng Nooy Barangay Dadyangas. Naging barangay captain rin noong 1988 at naging konsehal matapos mapiling ABC president. Muling nagsilbi bilang kapitan sa loob ng 16 na taon mula 1991 hanggang 2007. Tumakbo na rin bilang konsehal noong 2010 sa ilalim ng People's Champ Movement pero nabigong manalo. Ngayon, itinaguyod na ang kandidatura bilang independent candidate mula sa Barangay Dadyangas South, George Katapang. Isang magandang umaga po sa lahat. Isang magandang umaga po sa lahat ng mga nanonood ngayong umaga. Nagtapos ng BS Commerce sa Nooy, Notre Dame of the Dadyangas College. Naging empleyado ng multinational corporation pero piniling magsimula ng sariling kabuhayan. Kasama ang pamilya at mga kaibigan, pursigido siyang makipagsabayan sa mga kilalang pangalan sa lokal na politika at handa nang simulan ang ilang reforma para sa Gensan. Mula sa Barangay Lagao, Leonardo Boy Dante. Magandang umaga po sa lahat ng mga nanonood po dito sa ating paboritong channel na kung saan po ay nagkakarap-arap po kaming mga independent candidates mula rito sa General Santos City. Maraming salamat po sa ating mga panauhin sa inyong pagdalo dito, gentlemen. Thank you. At siyempre, kapamilya, bago po simulan ang diskusyon at balitaktakan, narito ang ating mga alituntunin. Bawat kandidato po ay may 30 segundo para sagutin ang bawat katanungan. 30 segundo din ang ibibigay natin para sa rebuttal o reaksyon o tugon ng mga kandidato sa mga pahayag ng mga naunang kandidato natin. At syempre, mahalaga din sa na malaman nilang may apat tayong rounds. Sa round 1, ang mga tanong ay magmumula po sa inyong lingkod. Sa round 2 naman, ang mga tanong ay mula sa mga nakalap natin sa Facebook fanpage na Magandang Umaga South Central Mindanao at sa TV Patrol Soxagen. Meron din tayong mga tanong sa text line at sa interview ng ABS-CBN News. Sa round 3 naman, ang ating mga kandidato po ay bibigyan ng tig-iisang minuto. O hindi, ang bawat kandidato ay magtatanong sa kanilang nakaharap na kandidato. Sa round 4 po, ito na, bibigyan sila ng tig-iisang minuto ang bawat kandidato para sa kanilang closing statement. Oras na, marinig po ninyo ang buzzer, mga kandidato. Ito po, buzzer. Kujak po yan na magsisimula na at kailangan nyo na tapusin ang inyong mga pahayag. Maaari din pong sumagot sa Ingles, Tagalog, Bisaya, sa Hiligaynon o sa anumang gusto ninyong wika na gagamitin. Kaya kapamilya, ito po ang unang ratsada ng Umagang Harapan. Simulan na natin ang Round 1. At ito ang ano nga ba ang mga reaksyon ng ating mga kandidato, mga panauhin sa mga tanong ng bayan, sa mga issue ng bayan. Unang tanong, ano ang magiging aksyon mo sa lumalalang brownout dito sa Gensan? Naunahin natin si Ginoong George Katapang. Ginoong George, ano pong sagot niyo doon sa tanong natin sa lumalalang brownout ngayon? I'm sure na experience po ninyo 'yan. 30 seconds po. Siguro dapat po. Mic po, microphone natin. Sir. Siguro dapat po bigyan ng panahon ng ating gobyerno na mapag-aralan nila kung ano ang nararapat na gawin upang mabigyan ng kalunasan itong ating lumalalang brownout. Dapat po sigurong bigyan ng pagtutok ng ating mga mamamayan. Hindi lamang po tayo mamamayan ang dapat mabahala, kung hindi dapat nabigyan ng importanteng pagtutok ng ating gobyerno. Maraming salamat po, Ginoong Katapang. Ngayon po, bigyan natin ng pagkakataon si Ginoong Dante. Ginoong Dante, meron po kayo 30 segundo para sagutin yung tanong sa lumalalang brownout. Kung sakaling malagay ho kayo sa konseho, ano ho yung balak niyong solusyon sa lumalalang brownout? 30 seconds. Actually, itong malalang problema natin sa kuryente, dapat hindi na natin to inabot sa ganitong panahon. Kung nagkaroon lamang
ng tamang anticipation ng ating local government units. At kung ako po ay mabibigyan na pagkakataon makapaglingkod sa ating mahal na bayang General Santos, unang-una po ay bigyan natin ng pagkakataon ang ating national government na bumaba dito sa ating bayan, tingnan kung ano ang problema at ito'y pag-aralan ng malalim. Nang sa ganun po ay hindi na tayo mantong pa sa isang lalong malalang sitwasyon sa ating energy problem. Ginoong dati, no? Maraming salamat po. At dahil po dyan, Ginoong Katapang, bibigyan namin kayo ng 30 seconds pa kasi medyo hindi humalinaw kanina kung ano yung gusto nyo gawin sa konseho. Sakaling malagay ho kayo sa konseho, ano ho yung mga kumbaga, konkretong plano ninyo sa solusyon sa lumalalang brownout dito sa Jensen? Ano yung reaction ninyo? Ano yung plano ninyo sa brownout? 30 seconds po. Wala naman po sigurong dapat pang gawin ang ating mga kababayan, ano? Sapagkat alam naman po ng ating gobyerno, ng national government, maging ang local government, kung ano ang talagang problema. So, ang dapat lang sigurong bigyan ng pagtutok ng ating local government ay kung papaano natin maibsan ang paghihirap ng ating taong bayan kung ano ang nangyayaring karanasan na nakakamtan nating mga kababayan. Okay. Ginoong Dante, meron ho ba kayong maraming salamat po. Meron ho ba kayong reaksyon doon sa sinabi ni Ginoong Katapang? Well, tama naman po 'yon. Na ang national government ay umaaksyon na rin ngayon, pero hindi pa talaga natin nararamdaman kung ano yung mga planong isinasagawa nila. At katunayan nga ay bumisita rito yung Pangulo natin sa Pilipinas at nalaman na po kung ano ang mga problemang ito na nagbibigay po ng pagkakairita ng ating mga kababayan dito sa General Santos. Maraming salamat, Ginoong Dante. Pero hindi pa po siya masyadong malinaw, kapamilya, kung ano talaga yung mga konkretong hakbang nila na gusto nilang gawin sa mga plano nila, solusyon sa lumalalang brownout. Pero ito, pangalawang tanong naman sa ating mga panauhin, pabor ka ba na itigil na ang pangongolekta ng sedula o yung pong community tax natin? Unahin natin si Ginoong Dante. Ginoong Dante, pabor ka ba? Ayun sa issue ng sedula, di ba pinapanukala ng BIR na tanggalin na yan kasi wala na rong silbi sa pag-iimprenta sila, gumagastos sa pag-iimprenta, pero wala namang nababalik sa BIR. Tangi ang mga local, ang mga LGU lang ang nakikinabang. Ano ho ba yung reaksyon nyo doon? 30 seconds po. Siguro naman, matagal na problema ito na ang pangungulikta ng sedula ay nakabatay lamang doon sa mga resibong binibigay sa atin. Pero katunayan, hindi naman umaabot sa tamang paglalagyan katulad ng sa BIR. Okay. So, siguro, paano malulutas ito, gawin po nating... Okay, sige, ituloy lang natin. Anong balak nyo gawin, sir? 30 seconds po, additional. Ituloy po natin ang pangungulikta ng sedula. Ngunit, bigyan po natin ng video spiktong pagsubaybay ang mga bagay nito. Okay. Na sa ganun ay hindi na po maranasan uli ang mangungulikta ka nga, pero hindi man aabot doon sa kaban ng ating bayan. Okay, maraming salamat po, Ginoong Dante. Ngayon po ay pakinggan natin ang opinion ni Ginoong Katapang. Meron po kayong 60 seconds, isang minuto po, dahil binigyan natin ng 30 seconds kanina si Ginoong Dante. Sir, pabor ho ba kayo na dapat nang ibasura o itapon itong pangungulikta ng community tax o yung mas popular sa sedula? Ano pong reaksyon niyo doon, sir? 60 seconds po. Go ahead. Wala naman ako nakikita ang problema dyan. Dapat mga siguro ay ibigay na lamang sa dapat na kumolekta, katulad halimbawa ng barangay, ano? Sapagkat kapag inalis mo yan, ay lalong mawawalan ng basihan ang ating barangay sa pagpapalakad ng kanyang panggobyerno. Kaya dapat po lamang na ituloy ang pangongolekta ng sedula. Dangan nga lamang, kinakailangan
nasa matuwid na pamamaraan at sa tamang sistema ng pangungulit ka. Okay. So, ano ba yung reaction ho ba kayo, Ginoong Dante, doon sa sinabi ni Ginoong Katapang? 30 seconds po. Well, katulad ng nabanggit ko nga kasabang Jay, eh, wag na ba nating tanggalin yung pangungulikta ng sidola. Dahil kailangan din ang mga barangay natin, ang kunting koleksyon na ito, at yun nga lamang, dapat bantayan po natin ng maigi yung koleksyon. Okay, maraming salamat ano, sa ating mga panauhin, si Ginoong Dante Dante at si Ginoong Katapang. Inimbitahan po natin yung ating mga panauhin na mga independent candidates at ang iba po ay paparating pa lamang at makakasama natin yung iba sa kanila maya-maya lamang. Samantala po, umiinit pa at marami, kailangan na maikli talaga yung oras mga Ginoo, no? Kasi kailangan marami tayong matalakay ng mga tanong ng bayan at mga isyong dapat na pag-usapan dito sa umagang harapan. Sa aming pagbabalik kapamilya, mas iinit pa ang mga tanong ng ating mga kapamilya dito sa unang paratsada ng umagang harapan dito sa MUS. Kasing init na ng panahon dito sa labas, kapamilya, ang ating umagang harapan. Pero bago po tayo magpatuloy, ito at kilalanin muna natin ang isa pa sa mga independent candidate na lumalahok ngayon sa councilor race dito sa GENSA. Narito. Ipinanganak sa Davao City at nag-aral sa Agusan del Sur ng Bachelor of Science in Accountancy. Naging sumbungan ng maraming issue sa GENSA nang maging TV news reporter mula 1996 hanggang 2010. Ngayon, bahagi pa rin ng isang media agency bilang news stringer. Una na nakipagsapalaran sa politika noong 2010 sa ilalim ng partidong Lakas Kampi CMD, pero di pinalad na maihalal sa konseho. Ngayon, handa siyang banggain ang malalaking partido bilang independent candidate, Sunny Sombrio. Maayong buntag, magandang umaga sa nanonood ng Umagang Kay Ganda. Kay sa UJ, salamat sa ibinigay na pagkakataon na makasama nyo at maipahayag yung intensyon namin at intensyon ko na magserbisyo sa taong bayan dito sa GENSAN bilang isang kandidato, bilang isang kunsihal ng lungsod ng General Santos. At salamat at ibinigay nyo ang pagkakataon na ito na maipahayag namin ang aming intensyon sa inyo. Harapan dito sa MUS at sa pagkakataong ito, mas mainit pa ang diskusyon at balitaktakan. Simulan na natin ang Round 2 sa Umagang Harapan. At sa pagkakataong ito, kapamilya, may mga tanong po ang ating mga mamamayan, ang ating pong taong bayan. Una po sa tanong, para po sa lahat ng ating mga panauhin, ang tanong po ay manggagaling sa ating mga kapamilya sa labas. At ito ang isa sa kanila. Ay mga langdo mga politiko, sa unsa nato solusyonan ang mga kulurom dinhi sa General Santos City nga dagdagan nagsubra na kaayo. Yung ano, kulurom yung isa sa issue na gusto nilang malaman. Sakali ho, unahin na natin si Ginoong Sunny Sombrio. Sakali pong maluklok kayo sa konseho, Ginoong Sombrio, ano ho yung balak niyong gawin o solusyon doon sa kulurom, problema sa kulurom? 30 seconds, sir. Yes, matagal ng problema sa GENSAN yung kulurom na tricycle na yan. At we're in fact, nung reporter pa tayo sa network na to, palagi nang isinisigaw yan ng mga minamahal natin ng mga driver. And yet, until now, hindi natugunan yan. Sakasakaling, kaya nga sumali tayo sa larangan ito bilang konsehal dahil ayaw natin na tagabalita na lang tayo at nagbibigay ng opinyon. Gusto nating makilahok sa diskusyon dahil sa loob ng konseho para naman makasama tayo sa deliberasyon niyan para resolbahin ang naturang problema ng kulorum ng mga tricycle, mabigyan ng prangkisa ang walang prangkisa. Maraming salamat, Ginoong Sombrio. Ngayon naman, pakinggan natin si Ginoong Dante at Ginoong Dante. Narinigin naman po yung ating tanong ng bayan. Ano po yung gagawin nyo sa problema sa kulorum? Tama ngayon sinabi ni kasamang Sanya. No? Mm-hmm. Itong problema ito, napakatagal na. Kung bakit naman wala pang aksyon ng ating local na gobyerno, mm-hmm. At ito ngay nagbibigay ng malaking problema. Hilalo na sa mga kasamahan nating nagdadrive ng kanilang mga jeepney, ng mga multicab, na kung saan po ay wala nang kinikita sa araw-araw dahil
sa karamihan ng mga kolorom na tricycle. Maraming salamat po, Ginoong Dating. Ngayon naman po, pakinggan natin kapamilya ang magiging tugon ng ating kandidato na si Ginoong Katapa. Ginoong Katapa, meron po kayong 30 segundo para sumagot. Okay, salamat. Siguro ang nakikita ko dito sa problema sa kolorom, ano? Kung dapat bigyan yung mga tricycle na nagbibiyahe na hindi mabigyan ng franchise, siguro dapat bigyan sila ng lisensya o franchise. Para yun lang naman ang dapat gawin ng city government natin dyan. Kasi yung kolorom, kung mabibigyan mo ng tsatsa yan, dahil naghahanap buhay yan, kapag lumabis o sumobra yung ating mga tricycle dito, siguro natural lamang na mawawala yan kung sosobra na. Maraming salamat po, Ginoong Katapang. Medyo gusto ko pang malinaw, ano, kung ano talaga yung specific na kumbaga solusyon po ninyo sa ating mga kandidato dito doon sa problema sa Brown. Unahin natin si Ginoong Sombrio. Sa Kolorom tayo. Yes, yun nga sinasabi ko kanina. Matagal ng problema yan. Nasa local government natin ang sagot niyan kung talagang kaya bang bigyan yung napakaraming kolorom niya, palagi na lang hinuhuli diyan sa mga kalye natin na mamasada. Pag-usapan natin yan ng maigi doon sa mga concern ng mga driver natin yan. Ano ba talaga gaano ba sila kadami at kaya ba talaga i-accommodate ng city yung kolorom na yan? Kasi bakit, anong mga reason bakit hindi nabigyan? So kung nasa pwesto tayo at nakaupo dyan, sasama tayo sa diskusyon para mabigyan tugon yan. Kung ano ba talaga ang rason, bakit hindi mabigyan. Okay, maraming salamat, Ginoong Sombrio. Ano po reaksyon nyo doon, Ginoong Katapa? Meron po kayong 30 segundo, Ginoong Dante. Meron po kayong 30 segundo. Well, maring isang solusyon na nakikita ko para malutas sa problema nito. Pansamantala muna nating ipahinto yung mga kolorom na nagtataglay ng kolorom na mga sasakyan na katulad ng bicycle. Okay. Upang mabigyan po natin ng katugunan naman yung mga e-ring drivers natin, no? Okay. Katulad ng mga jeepney na hindi na makapamasada dahil wala na. Maraming salamat po, Ginoong Dante. Ngayon naman po, reaksyon niyo lang po, Ginoong Katapang, doon sa mga pahayag ng ating mga katabi dito. Ang sa akin lang siguro, dapat lang sigurong pagbigyan yung mga kaibigan nating namamasahe na hindi mabigyan ng prangkisa. Dapat po sigurong bigyan ng pagkakataon na mabigyan sila ng prangkisa. Yun lamang po ang dapat na gawin ng ating local government yan. Okay, maraming salamat po. Sa unang tanong, ngayon naman ay pangalawang tanong. Ang sagot naman na ang tanong natin ay manggagaling po sa ating mga kapamilya na nasa Facebook fanpage. Ito ay galing kay Ernie Argone. Argente. Okay, sorry. Ernie Argente. Ang tanong niya, ano ba raw ang inyong kalakasan o strength kumpara sa iba na mga kandidato? Unahin natin si Ginoong Dante. Ginoong Dante, ano yung strength po ninyo bilang isang independent candidate kumpara naman dun sa iba? 30 segundo. Well, hindi naman po natin pinagmamalaki yung sarili natin na mas lamang kaysa sa iba. Kundi, yung sigurong desire ko, ang intention ko na talagang paglingkod ng taos puso dito sa ating kababayan dahil taga dito po ako sa General Santos, dito po ako natao, dito po ako pinanganak, okay. Dito na po ako lumaki. Alright, maraming salamat, Ginoong Dante. Ngayon naman po, pakinggan natin si Ginoong Sombrio sa kanyang sagot doon sa katanungan. Sombrio, we have 30 seconds. Gusto ko pong ipagmayabang yung 13 years ko sa ABS-CBN noon na pwede kong maipagmayabang na yun ang strength ko na naging nakilala ko sa Jensan. Bagamat naging malapit at naging yun ay isang serbisyo publiko na hindi pa yun sa government, private tayo noon. Pero kapag mabigyan ng pagkakataon, may pakita natin ang ating lakas at ang ating totoong serbisyo at napatunayan na natin yan nung nagdaang eleksyon. May pakita natin yung malaking boto natin at sa pag-ikot natin ngayon, ipinakita ng mga supporters natin na nandyan pa rin ang suporta niya. Alright, maraming salamat, Ginoong Sombrio. Pakinggan naman natin ang pahayag, 30 segundo, Ginoong Katapang. Well, ang tanging may pagmamalaki ko, yung integridad ng aming pangalan at ang aking pagiging barangay official sa loob ng 26 na taon sa barangay de Jangas. Noon pa, barangay de Jangas,
hanggang sa nahati na kung saan ang nagpanukala na mahati ay ito pong inyong Abang Lingkod. Okay, Ginoong, bibigyan natin ng pagkakataong magbigay pa ng karagdagang pahayag ang ating mga panauhin. Ginoong Dante. Reaction, wala na. Okay, eto muna. Patuloy tayo sa sunod na katanungan ng ating mga kapamilya sa Facebook naman ito. Ito ay para sa ating mga kalahok, mga panauhin. Narito po ang VTR. Panoorin natin. Pansin ako karon diri sa Jinsan nga gamay lang nga ulan, gabaha dayon. Unsa man mahimo ninyo diri karon mabutay nga eleksyon. Problema sa baha yung gustong solusyonan ng ating kapamilya. Ginoong katapang, sir. Alam nyo, hindi naman siguro dapat tayong dumanas ng baha dito sa ating siyudad, ano? Kung bibigyan lamang sana ng ang importansya ng ating local government. Ang nangyayari po kasi, sa dami ng pera na nakukolekta ng ating local government, ay hindi natin malaman kung saan talaga dapat bigyan ng prioridad. Isa sa mga prioridad siguro dapat na bigyan ng ating local government ay yung kung papaano natin maiwasan itong nararanasing baha ngayon. Maraming salamat, Ginoong Katapang. Ngayon naman, pakinggan natin kapamilya. May 30 segundo si Ginoong Dante. Baha. Opo, matagal na po namin problema ito. Lalo na sa Lagaw, ano? Sa harapan lang namin, siguro mga 20 years na kami binabaha dyan. Hindi nalulutas yung tubig dyan sa harapan namin. Tinitingnan lang ito ng mga leader natin dito sa siyudad. Ngunit, meron pong kalutasan naman na magagawa rito. Kung sana yung pagpapasiminto noon, okay. Sinabayan na kagad. Maraming salamat po, Ginoong Dante. Ngayon naman, si Ginoong Sombre, 30 segundo, sir. Kaya nga sumali tayo dito, gusto lang po natin ipaabot sa ating mga kababayan. Nang intensyon ni Sunny Sombre po, ito yung agenda na practical at saka functional. Ano ibig sabihin po ng mga gusto ni Sunny Sombrio? Kung uupo tayo, like problema ng baha, titingnan natin ano ba ang design o ano bang plano ng city engineers natin na hindi na-implementa. Reviewin natin kung ano ba ang kulang. Ayaw po natin ngayon na magtuturuan kung sino ang may mali. Titingnan natin ano ba ang mga plano ng city na hindi na-implementa. Bakit ganito patuloy ang pagbaha? Maraming salamat, Ginoong Sombrio. Ngayon naman, pakinggan natin ang isa pa sa tanong mula naman sa fan page ng Magandang Umaga sa Central Mindanao. Ito mula kay Dayan, ang tanong niya, ano daw ang purpose ninyo sa pagtakbo? At unahin natin si Ginoong Sombrio. Sir, ano daw ang purpose ninyo? Bakit tulad ng sinasabi natin palagi, matagal tayong nagbabalita, nagko-cover dyan sa City Hall sa mga sisyon na isinasagawa. Palagi lang natin ibinabalita ano yung mga kulang, ano yung mali, ano yung tama. Pero okay, Nagbibigay lang tayo at anong nagigay natin, yung public opinion lang. Palaging public opinion na ibigay natin sa tao. Gusto pong sumali si Sunny Sombrio doon sa deliberasyon. Gustong oo po para makisama sa debate dyan sa loob ng konseyo. Maraming salamat, Ginoong Sombrio. May naman, kay Ginoong Dante, mayroon po kayo 30 segundo, sir. Katulad po ng ating mga kasamaan, ang atin pong gagawin, kung mabibigyan mo tayo ng pagkakataon, ay tutukan ang mga problemang ito na matagal na pong hindi nagagawa ng solusyon sa ng ating mga leader dito sa General Santos. Alright, next naman po, bibigyan natin pagkakataon si Ginoong Katapang. Sir, 30 segundo po. Go ahead. Ang tanging mai-offer ko po sa ating taong bayan kung kaya ako tumatakbo ngayon, ay dahil gusto ko pong mabigyan ng tunay na representasyon yung atong sektoral, no? Katulad halimbawa ng ating mga kababaihan, na yan po ay matagal na minimiti ng ating mga kababaihan na magkaroon po sila ng sariling sektor o representative dyan sa sanggunian panglungsod. At pangalawa, gusto ko rin pong magkaroon ng apportionment by district itong ating sanggunian para mabigyan po ng magandang pagkakataon ng ating tabang. Maraming salamat po, Ginoong Katapang. Maraming salamat. At ngayon po, naku, umiinit pa po lalo ang ating baritaktakan dito sa Umagang Harapan. Sa aming pagbabalik, alamin pa natin ang mga pahayag at opinyon ng ating mga kandidato, sa mga independent candidates ito. Kasama natin ngayon dito sa Umagang Harapan. Kapag
pamilya, tuloy po ang pagkilati sa mga nag-a-apply sa inyo para maglingkod at para tulungan kayong kilatisin at baka tulong kami sa inyo para makapili kayo ng inyong kandidato. Ito at simulan na natin ang round 3 sa Umagang Harapan. Sa pagkakataon ito, kapamilya, bibigyan natin ng pagkakataon ang ating mga bisita na magtanong sa kanilang katunggali. Unahin natin si Ginoong Katapang. Sir Katapang, 30 seconds po. Then, tanong muna, ano po yung tanong ninyo? Gusto ko lang pong malaman kay Ginoong Sombrio kung ano ang talagang adikay niya kung bakit siya tumatakbo bilang independent candidate ngayong halalang 2013. Yung tanong po ninyo ay para na sa dalawa. Yun na po yung tanong niyo, sir. Opo. Okay, pakisagot po Ginoong Sombrio. We have 30 seconds, please. Yes, sinasabi natin palagi, ang intention natin ay maglingkod sa taong bayan ng General Santos City bilang isang konsehal. Gusto po nating sumama sa deliberasyon, sa mga usaping nakakabuti sa sangkatauhan ng General Santos City. Gusto nating sumama sa deliberasyon, sumama sa mga pinag-uusapan ng mga city ordinance, mga resolusyon para sa ikabubuti ng city. Ayaw natin na manatili lang po ako na isang reporter nyo dati sa TV, nagbibigay lang ng opinion. Maraming salamat po, Ginoong Sombrio. Ngayon po, 30 seconds po sa tanong po sa inyo. Makisagot po, Ginoong Dante. Hangarin po natin makapaglingkod ay noon pa po natin gustong maisagawa yan. Kundangan lang po ay hindi po tayo, wala po tayong support na kailangan natin. Kaya tumatakbo po tayo sa hangarin na may sakatuparan pa ito sa ngayon habang may panahon po tayo. No? Dahil... Maraming salamat po. Maraming salamat, Ginoong Katapang. Ngayon naman po ay bibigyan natin ng pagkakataong magtanong si Ginoong Dante. Ano po yung tanong niyo sa dalawa nating mga kasama dito? Ang katanungan po ay ganito. Ano po ang ugat ng ating kahirapan sa panahong ito? Paano po ito malulutas? May connection ba ang populasyon sa problema ito? Okay. Unahin natin si Ginoong Katapang. 30 seconds po para sagutin yung tanong. Sa ganang akin, hindi naman siguro problema kung ang populasyon ang ating pag-uusapan. Sapagkat ang populasyon po ay kayamanan na dapat pa nga sigurong pagyamanin. Ako bilang isang Katoliko, nararapat lamang na tukbin ko yung mga pangaral ng ating simbahan bilang isang Katoliko. Ako po ay sumusuporta na kung maaaring paramihin ang ating bayan, mas lalong mabuti. Maraming salamat po, Ginoong Katapang. Sir Sobrino, sir, you have 30 seconds. Yes po, ang pag-usbong po ng populasyon ay hindi po ugat ng kahirapan. Nasa pagsisikap po ng bawat isa sa atin at huwag po nating iasa sa gobyerno natin ang lahat-lahat. Tumulong po tayo. Tumulong tayo sa gobyerno natin para mapaunlad natin yung sarili natin. Nasa sarili po natin ang kakayahan para mapaunlad ang ating bayan, ang ating mismong siyudad ng General Santos City. Kung tumulong tayo, like sa ating tatlo, tumakbo tayong independent, bibigay tayo ng intensyon para tumulong sa city. Maraming salamat, Ginoong Sombrio. At kayo po ay bibigyan namin ng pagkakataong magtanong ngayon sa inyong mga kasama. Napag-usapan na lang natin kanina ang mga kulurom na tricycle, mga kulurom na mga driver natin na nagpapatakbo ng kanilang mga sasakyan na mga Masada dito sa city. Isa yan sa topic natin kanina. I-grab ko na lang na yung opportunity dahil napakalaking sektor po yan sa city. Sakasakaling po, makaupo tayo, pagsisikapan po ba natin na bibigyan tugon talaga yung problema na yan? Okay, unahin na natin ang katabi niyo, Ginoong Dante. Ano yung tagon niyo? Well, tama po yan. Bibigyan po natin to ng malalim na... pag-iisip o plano para kung ano po ang gagawin natin dito. Ang nasa isip ko po ay bigyan po natin ng isang komprehensibong sistema kung paano po mapagbibigyan ang lahat ng sektor sa transportasyon. Katulad na lang po ng sinasabi ko, ang jeepney operators natin ay halos wala na po ngayong nagra-drive. So, ito po ay bigyan natin ng pansin. Maraming salamat po, Ginoong Dante. Ngayon naman, 30 seconds po, Ginoong Katapang, para sagutin yung tanong ni Ginoong Sombrio. Sa ganang akin, Mike po. Sa ganang akin, ang unang gagawin siguro natin gobyerno ay alamin kung sino-sino yung mga kolorong drivers na tricycle na nandito ngayon sa ating
city proper, ano? Alamin kung sino yung hindi tiga rito at alisin kung sino man yung hindi tiga rito at bigyan ng prangkisa yung dapat bigyan. Yun po. Maraming salamat sa ating mga panauhin. Ngayon po, ibibigyan natin sila ng pagkakataon sa round 4 dito sa Umagang Harapan. Ayan, isang minuto po ang bawat kandidato. Bibigyan natin kayo ng isang minuto para sa tanong na ito. Bakit hindi po dapat iboto ang ibang kandidato? Ginoong Katapang, unahin na namin kayo. Isang minuto po, 60 seconds. Palagay ko, lahat naman ng tumatakbong kandidato ngayon ay may karapatang tumakbo, ano, ha? Okay. At may karapatan ding ang taong bayan na piliin kung sino man ang nararapat. Hmm. Kaya nga lang, ang ating mga kababayan ay dapat pong mag-isip kung sino talaga ang inaakalang dapat na umupo dyan sa sangguniang panglungsod. Lahat po ng aming mga kasamang tumatakbo ngayon ay mayroon pong kakayahan. At sa ganang akin, sila po ay iniendorso ko na piliin ng taong bayan sapagkat nakikita ko pong sila po ay mayroong kapabilidad na tumakbo bilang city councilor. Yun po lamang. Meron pa kayong ilang segundo baka gusto niyo pong tapusin. Well, sa ganang akin po, no, kung ako naman po ang inyong tatanungin, kaya naman siguro lahat ng ating mga kababayan o ating mga kababayan ay pumili ng mga nararapat na. Maraming salamat po, ha, Ginoong Katapang. Ngayon naman, isang minuto po, Sir Dante. Ano po yung gusto niyong sabihin? Isang minuto po, Sir. 60 seconds. Go ahead. Sa ating mga kababayan taga General Santos, isang panawagan lang po ang hinihiling ko. Mm-hmm. Na sana po ay magkaisa po tayo ng mga damdamin, na sana ay pag-isipan po natin ng malalim o ng mas maigi ang mga bagay nito. Kasi na-observe po natin noong mga nakaraang eleksyon, eh para bang may dikta, no? Dinidiktahan lang tayo ng mga partido, ng malalaking partido. Ngayon po, sa ilalim po ng independent party, kami ba po ay katulad din nila ang hangarin na makapaglingkod sa ating bayan. Ngunit siguro ang pagkakaiba ay sila ay nakapaglingkod na, nakita na po natin kung ano ang kanilang nagawa. Dito po ay tingnan natin ng maigi. Maraming salamat po, Ginoong Dante. Ngayon po, isang minuto sa kay Ginoong Sombrio. Bakit po hindi dapat iboto ang ibang kandidato? Hindi po sinasabi na dapat hindi sila iboto dahil may kakayahan din sila. Gusto ko lang pong iparating sa taga General Santos City na narito po si Sunny Sombrio. Gustong maglingkod sa inyo. Ha? Subukan nyo po. Sinubukan ko ng tumakbo noong 2010. Malapit na po. Punti na lang ang kulang. Ngayon, nag-try ako ulit. Bigyan nyo ng pagkakataon. Ipakita ko po ng kakaibang serbisyo para sa taong bayan ng General Santos ang ipapakita ko sa inyo. Ngayon, gusto kong pasalamatan ang mga leader po na hindi po humiwalay. Kahit man nandyan kayo sa mga dalawang partido na yan, at least pagpunta ko sa barangay, andyan kahit kasalubong, sumama sa pag-ikot po. Salamat sa mga kabataan na nagbibigay suporta hanggang sa ngayon, na patuloy kayong nag-iinggan nyo. Sir, huwag kang matras. Patuloy mong itakbo yung kandidatura mo dahil nasa likod mo kami. Salamat sa inyo at sa lahat-lahat na nagbibigay ng suporta, lalo na sa nagbibigay ng sikretong logistics sa atin. Kahit napakakunti, maliit po yan. Isang malaking bagay yan para may papatuloy natin ang pagtakbo natin sa larangan. Maraming salamat, Ginoong Sombrio. Ako, ang ganda ho ng usapan natin at balitaktakan dito sa Umagang Harapan. Maraming salamat sa ating mga panauhin, mga independent candidate po sa natumatakbo sa pagkakonsehal ng Jensen. At kapamilya, inyong narinig ang kanilang mga pananaw sa ilang isyu ng bayan at ang kanilang hangarin para sa Jensen. Sino ang mga karapat-dapat na iboto konsehal ngayong halalan? Kayo na po ang humusga.